Magalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa linggo tayo ng Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ngayon na pangalawang linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay tinatawag na Linggo ng Banal na Awa. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakikisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapus ng panampalataya, tumangging maniwala si Tomas na sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitanawa ng Panginoon ng tuwa at panampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa, Divine Mercy Sunday. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon, ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan,
Panginoong Hesukristo. Tungtungan ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahinaan na nalulugdok sa kala ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang ganang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit, isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay nagpatuloy na gumawa ng kababalaghan at nagpatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy
higit na mahusay ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos, ay tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan, hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubu pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, pagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihingha niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tiniguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ilang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Ngayon ay Linggo ng Divine Mercy, Linggo ng Banal na Awa ng Diyos. 2 salita po ang ating pag-aralan ngayon. Yung awa at saka pananampalataya. Ang salitang awa sa Hebreo, dahil Hebreo po ang lingwahe ng ating Panginoon, ay rekem. Rekem, ang root word dito ay mula sa rek na ibig sabihin galing sa sinapupunan. Kaya ang awa parang nanggagaling sa tiyan, nanggagaling sa sinapupunan. At sa Koineo na Griego, ito ay Helios. At dahil nasali na rin ang Hebreo at ang Griego sa Latin ito ay tinatawag na misericordia. 2 salita, misere at cor. Misere, yung pagkaroon ng pagdama ng kalungkot o paghihirap o awa. Cor, puso. Ng ating puso ay magkaroon ng pagdamay sa ating kapwa. Yun yung ibig sabihin ng awa. Pag naawa tayo, atin pong damhin, atin pong alamin at damhin ang kalungkutan o ang sakit na dinadama ng ating kapwa. Pero ito rin ay Linggo ng Pananampalataya. Kung atin pong tingnan sa ating mga pagbasa, lahat po ay tungkol sa pananampalataya. Ang unang pagbasa na mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4,
Biso 32 hanggang 35, dahil sa pananampalataya, nagkaroon sila ng nagkaisang diwa at nagkaisang puso. Ang ibig sabihin dito, wala po silang private property. Lahat ay kanila pong pinagtipon-tipon at ang lahat ay binibigyan ayon sa kanyang kailangan. Yon ang pananampalataya na may habag, may awa at nagbabahaginan. Dahil po ayon pa sa Salmo 117, ang kabutihan ng Panginoon ay dapat purihin at ang pagpupuri sa Panginoon ay dahil sa kanyang dakilang gawa sa atin. Kaya po sa ating palampagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, verse 1 hanggang 6, nagtagumpay ang anak ng Diyos sa sanlibutan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At kung tayo nananalig o manampalataya sa Kanya, tayo ay maligtas. At sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, verse 19 hanggang 31, ito ay tungkol rin sa pananampalataya. Pumunta nung unang panahon, nung unang linggo, ang ating Panginoong Hesus sa mga apostol. Wala roon si Tomas. At sinasabi niya, Shalom. O, ibig sabihin, kapayapaan ay sumain niyo. At pinakita niya ang kanyang kamay, ang kanyang tagiliran ng mga sugat na nagpaalaala na siya nga yung namatay at siya ay nabuhay muli. Pero noong dumating si Tomas, hindi siya maniwala kapag hindi niya makikita ang sugat ng Panginoon. At noong ikawalong araw, at ito po ang Oktaba, ngayon po yon, ikawalong araw, dumating ang ating Panginoong Hesus at naroon si Tomas. Kaya yung sabi ng Panginoon, halika Tomas, yung daliri mo ipasok sa sugat sa kamay ko, yung kamay mo ipasok sa sugat sa tagiliran ko. Si Tomas hindi na nag-alinlangan at sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya yung sabi ng Panginoon sa kanya na naniniwala ka ba dahil nakikita mo? Mapalad yaong naniniwala kahit hindi ako nakikita. Ito yung panampalataya na matibay na kahit wala tayong nakikita, nananalig tayo. Na kahit walang ebidensya, pero sa ating mga puso, yun nga ang Panginoong nabuhay muli, ay nananalig tayo. Yun yung panampalataya na tunay. Ang panampalataya sa salitang Hebreo ay emuna. Sa Griego naman, pistis. At sa Latin, pidem. Ang ating pananalig, ang ating panampalataya ay siyang tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos, higit sa lahat sa kanyang dakilang awa sa atin. Dahil sa kanyang dakilang awa o rekem, tayo ay magkaroon ng imuna o panampalataya na tunay. Dahil kung hindi naawa sa atin ang Panginoon, hindi tayo maliligtas. Kanya pong inaalay ang kanyang buhay na namatay siya sa pinakamahirap na kamatayan sa cross, nabayubay sa cross, pero nabuhay muli. Dahil kanya pong ipinapahayag sa atin ang dakilang awa. Ang dakilang awa na sinabi ng Panginoon, kung sino yung patawarin ninyo dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, yan ay patawarin din sa langit. Ang hindi ninyo pinatawad dito sa ibabaw ng lupa ay hindi rin pinapatawad sa langit. Dito yon yung tinatawag na sakramento ng pagbabalik loob o sakramento ng pagkumpisal na kung saan dahil sa dakilang awa ng Diyos, tayong lahat na nangungumpisal, na nagsisisi sa ating mga kasalanan ay dahil sa dakilang awa ng Diyos ay patawarin tayo. At magsimula tayo uli sa kabanalan na inaasahan sa atin upang ang ating ugnayan sa Diyos ay lalo pang malalim, upang ang ating pagmahal sa Kanya ay lalo pang umiigting, upang ang ating pananalig at panampalataya sa Kanya
ay lalong yumayabong at ang ating pamimintoho sa Kanya ay pamimintoho na sana ang ating panampalataya, ang ating pananarig ay lalo pang lumalago, lalo pang tumitibay, lalo pang lumalalim sapagkat Siya na Diyos ng dakilang awa ay may habag at ang Kanyang awa at habag mas dakila pa sa lahat. Gaano man kabigat, gaano man kalaki ang ating nagawang kasalanan, kapag tayo'y nagsisisi ng tunay at nagbalik loob, ang dakilang awa ng Diyos ay ipapahayag upang tayo mapas sa Kanya, upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasya Siya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa cross na matay ni libing. Nanausuran ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay muguli, umakyat sa langit. Naluloklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangirihan sa lahat. Doon mo lang paririto tuhupoms na buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ni matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin. Atin pong itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos, ang mga namumuno sa ating simbahan, manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na Siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay Patido pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay
sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan ay marapat ni kaya aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na rumpos sa aming lahat. Ang anak na minamahal ay naghain ng sariniyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay iyong nakamit. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri silang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patidamin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roy, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, amen. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ipaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon, inalo niya't ginabi ang kamatayan, punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at yung lupa. Puso mo'y iyong itiwasay.
Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Nanalig ka, buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid iyo nang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Inyong pagsaluhan aking inihanda. Pinapay at alak na sa inyo'y ibibigay. Pangistang aking hain ay sarili kong buhay. Nang patawad ay iyong makaptan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig ka, buhay ang Panginoon. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipaglubong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayong narito sa loob at sa labas ng tahanan ng ating Panginoong Jesus Nazareno, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na nakuspusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church, sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Panginoong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway ang Panginoong Diyos ng dakilang awa ng Kanyang
banal na awa ay magbabasbas at magpapala sa inyo sa inyong buhay. Awa at pananalig, ang banal na awa ng Diyos ay nangailangan ng tugunan natin ng ating panampalataya at matibay na pananalig. Naway atin siyang isabuhay sa bawat puso natin, sapagkat ang dakilang awa ng Diyos na pinalaganap ni Faustina Kowalska, isang Polaka na madre, ay ang pagpapahayag na ang Diyos ay may habag, may awa sa atin. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Dapat rin tayong magiging matibay sa ating pananalig sa Kanya. Ngayon po ang pagbasbas na maringal sa dakilang awa o sa banal na awa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan at kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin naman niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ang ipagdalamhati ang pagkasakit ni Hesukristo, ang ipinagdiriwang natin ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. Amen. At ang pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.